for today's vlog, naisipan ko lang naman to ng biglaan na vlog. Wow! Dahil since nauuso nga siya sa Facebook ngayon, kung makikita niyo yung Facebook, di ba puro may mga nalulusaw na tao. Hindi ko lang kung ano yung tawag sa art na yun, pero ang alam ko is vector siya. Pero yung mga ibang effects, ewan ko saan ang galing. Pero pag tinype mo yung vector, yun na yung makikita mo. So ngayong vlog na to, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng napakadali lang nun. Kasi ang dami rin nagpagawa sa akin. Sorry lang naman. Ang dami ko kasing time naman kaya na-e-editan ko kayo. Tapos, eh syempre, di ba, mamaya dumami ng dumami. Mapending ako, di ba? Kasi nagbablog din naman ako, nag-e-edit din ako. So, yun na lang. Chance na pa para makita ng mas madali yung tutorial na papakita ko sa inyo. At gagamit tayo ng app na PixArt. Ito lang din yung ginagamit ko sa inyo for... Ay, ginagamit ko sa inyo. Ginagamit ko rin para sa thumbnail ko sa YouTube. Kaya maganda rin talaga tong PixArt na app na to. So, eto na. Panoorin nyo na ako. Turo ako na kayo kung paano, okay? So, syempre, una nyo gagawin. Buksan nyo yung PixArt, diba? Ayan. Download nyo pala. Yun yung una. Ano be? Diba, bongga? Kita nyo agad. Puro mga nalulusaw effect. Yun yung kita nyo. So, mas maganda, i-type nyo na lang yung vector. Tapos, mamili kayo dyan ang gusto nyong design. Ayan. Ito yung napili ko. Tapos, gagawin mo dyan. Pindutin mo lang yung try. O, diba? Tapos, hanap ka ng picture. Scroll ka dyan. O, diba, pak? Yan, nakita ko. Kami dalaw ni Annie. So, pagtapos niyan, gawin mo, i-zoom in mo yung mga hindi na, ano to, napinturahan ng pula. Para masama siya dun sa cutouts. Tapos, in-next mo niyan after. O, diba? Kusa na siya mga gaganyan. Ayan na yung design. Badlands. So, after naman niyan, syempre, gagawin mo, snacks mo. Pero ito, may hair color to na effect. So, ginawa ko dyan. Nilagyan ko na ng kulay. Kung ayaw nyo naman, pwede naman skip. Tapos, ito, erase nyo lang din yung mga medyo kalat doon sa na-edit na ganyan. Ayan. Teka lang, ha? Oh, burahin muna natin. Ayan. Kasi medyo maganda rin naman yung may yung may mga glow effect na itim, ganon. Pero mas maganda niyan kung buong picture nyo para hindi makat yung arms. Like, yung nakikita nyo yan. Tapos, ayun na, in-next nyo na, makikita nyo na yung dripping effect. Tapos, kayo na bahala mag-adjust kung saan ba maganda maglagay. Ayan, medyo nalulusaw na hanggang baba. Ayan na nga, nahihirapan ako mag-adjust nyan dahil kailangan mas enhance yung pang-drip. Yung gilid kasi, medyo... Hindi kagandahan yung itsura, pero pack na natin yan. Sample lang naman eh. Basta adjust mo na lang. O, tapos next mo lang. Tapos, ayan, mamili ka ng ibang effects na gusto mo pa. Kung gusto mo lang mas maging maganda siya. Or, pwede na rin naman na ganyan na lang yung sayo. Pwede na yan. Save mo na yan. Pwede na. Pero sa akin, kasi hindi ako makontento. Naghanap pa ako ng iba. Okay. Ay! Dito ah, sa PixArt. O, tapos ayan, di ba? Marami pa pwedeng gawin. Kaya, ano, huwag kayo mag-focus dun sa isang design. Ayan. O, medyo ito, napili ko siya. Adjust lang din, dahil kung ayaw nyo yung mismong original na design. So, ayan na nga, di ba? Adjust ako ng adjust. Hindi ako makontento. Hindi ko talaga maano yung, kung ano ba talaga maganda sa paningin ko. Pero, ayan. Nakapili na ako. So, after nyan, save mo na siya. Natin mo na yung, ano, di ba? Ah, hindi ko pa pala isi-save. Hindi pa pala ako nakontento sa simpleng design na yan. So, ang gagawin ko, pumunta ako ng stickers kung nakita nyo. Tapos, may mga ganyang effect. Pwede ring mga spiral, pwedeng circle. Basta, try nyo i-type neon or spiral. Lalabas yung mga ganyang effect. Tapos, pag ganyan na, select mo yung erase tool para naman hindi siya para hindi ma-overlay naman sa face mo yung design. Pwede rin naman, kung ayaw mo tanggalin, edi dun lang. Tapos, ayan na nga. Medyo ito, masuring gawain. Medyo kailangan zoom-zoom ka dito, lalo na sa aking mata dahil malabo. So, ayan na nga. Bigyan natin ng moment na pag-i-edit kong ito. O sige na, i-montage ko na lang pala muna to. Okay, bye!
So, ayan, diba, nakikita nyo, okay na, natapos ko na effect. Tapos hindi pa rin ako nakontento. Pumunta ako na stickers, hinanap ko itong mga shining, shimmering, splendid na between. Stars o between? Ituloy mo yan. Tapos hindi nga. Ang ginawa ko dyan, ayan. O, diba, para mas madali na yung effect, para hindi na ako manual gumawa ng mga shining, shimmering, and glabu. So, ginawa ko lang, in-overlay ko lang yung screen ng light. Tapos, okay na. Save ko na. Pack, download, and then, tingnan mo na ang iyong album. Labas. Okay. Diba? Oh, ayan na. Tada! Okay, next tutorial tayo. Ito naman, kailangan ko unang pumili ng magandang background para sa sarili ko, para sa sarili kong mata, ganon. So, ngayon, uso nga yung mga neon background. So, pili-pili lang ako dyan sa Google. Oh, pack. Diba? Oh, ayun, medyo nakita ko na yung gusto ko. Tapos, ito, ayan na, ginawa ko, syempre, i-add to photos ko lang yan, kunin ko lang yan, parang download-download nga, ganon. Tapos, okay na, nakasave na yan doon sa aking photos. So, itong next tutorial is, pumili lang naman ako ng background doon sa nakita nyong previous video clip. So, ang pinili ko pa rin is vector na design. Tapos, ayan, i-click mo lang ulit yan. Tapos, gawin mo lang ulit. I-try mo lang ulit. Diba? Medyo ang bagal ang internet. Pasensya naman. Tapos, pili ko na ulit ng picture na gusto mong i-edit. Oh, scroll, scroll. Medyo namimili ako dito. Wait lang ha. Cut natin to. At ayun na nga. Oh, makalipas ang ilang minuto, nakapili na ako. Kaso, nasa iCloud siya, kaya nag-download pa. Ayun na. Napili ko na. So, ang gagawin naman ulit dyan, ano to? Ano na? Bumulol ako. Basta, gawin nyo ulit yung, i-select nyo yung tool na brush para makuha nyo ulit yung mga hindi nakuha nung auto-detect ng pag-cut ng pictures nyo. So, ayan. So, nakikita nyo, di ba? Okay lang na may lagpas-lagpas. Hindi naman tayo perfect. Kaya, care-care bells na yan. And, ayan. I think malapit na ako matapos. Kahit basta hindi perfect, okay na yan. Hindi naman makikita masyado. Oh, diba? Bongga! Ang arte ni ate mo, girl! So, ayan. Skip-skip lang kayo kung ayaw nyo nang mapalitan ng color ng buhok nyo, no? Pero sa akin, napaka-arte ko kasi, kaya gusto ko. Okay, next step. Okay na yan, diba? Pag okay na, kuha ka na. Punta ka na dun pala sa image. Tapos, hanapin mo yung dinownload mong background na gusto mo. Then, click. Pak! Diba? Wala! Ayanda! Perfect! Artist ka, girl? Ah, iba. Iba talaga. PixArt na kaya kung gusto maging artist. Tapos lalo mo syempre yung dripping effect, pero i-cancel mo na lang yon. Tapos punta ka stickers kasi hindi ka nga mapakali. Lalagyan ko ng mga shining, shimmering, splendid eclabu. Okay ba yon? So, ano rin nyo nga dyan, i-blend nyo lang siya and lighten. Then, kayo nang bahala ulit mag-adjust kung ilang between ba ang gusto mo ilagay sa iyong litrato. And then, ayan, i-position mo lang. Tapos, dinuplicate ko lang siya para hindi na paisa-isa, diba? So, ayan na nga, ho, no? Napakadaming between. Ay, nako, talo ko pa ang galaxy nito sa between. Napakadaming itong arte, no, Esther? So, ayan, may pa-adjust-adjust pa ako nalalaman. Feeling mo naman, napaka-expert mo. So, sa mga, ano dyan, huwag nyo nasundin to kung medyo tamad naman kayo or kung ayaw nyo na may star-star. Ako kasi gusto ko yan, eh. So, ayan, okay na. Ano mo na, hindi pa pala okay. Minsan ako din naguguluhan sa sarili kong isip. Tinda mo, diba? Nagnanarate na lang ako pati sarili ko. Hindi ko pa maitindihan. Wait lang. Ano ba, Esther, ang gulo? Ayan, namimili pa ako ng ibang filter para mas ma-enhance yung between. And then, nakapili na ako. Ito na ba? Final ko na ba yan? Ah, hindi pa. So, papakita ko lang sa inyo yung ibang mga filter pa na pwede nyong gawin. Ito naman yung mirror. Opa, pwede kayong maging dalawa. Kung gusto mo ng twins, gumawa ka lang nito. And ayan. Adjust-adjust mo lang, dai. Save mo na. Download. Okay, punta ka na ulit sa photos mo. Makikita mo na ang sarili mo ulit. Tada! So, sa mga gusto mag-edit, di ba? Napakadali lang. Hindi mo na kailangan mag-manual. Tumingin ka lang sa PixArt at manalaman mo na. And i-share ko na lang din sa description link box ko yung URL ba ang tawag doon? Yung link pala nung gumawa mismo nung mga effect na yon. As napadali ang buhay ko, feeling artist, no?
dahil wala lang tayong magawa, kaya pinatulan ko yung mga ganyan. Tapos hindi ko naman alam na magte-trending pala yan sa Facebook. Napakadaming taong nalusaw. Na... So, ayun. Sana may natutunan kayo sa akin. At galaw-galawin nyo lang yung mga PicsArt na yon. Marami kayong makukuhang magandang effect doon sa mga litrato nyong boring. Char! Oh, siya. Sige na. Dito ko natataposin aking vlog. Thank you for watching. See ya. Bye! We'll be right back.